Hi guys! Hello again! Dito na naman tayo sa panibagong episode natin na sa Kuya Ped'z Vlog. Ngayon, meron tayong bagong episode or isang bagong subject. Ito yung itabagay natin, D.I.Y. Silkscreen Printing. Pinakaraan natin is silkscreen heat transfer naman yon. Ngayon naman, ang gagawin natin is yung silkscreen talaga, yung pintura siya, hagod siya, hindi siya yung ano, hindi siya yung by computer, ito yung old school kumbaga, yung mga wala pa siyang letra-letra design lang siya. Ngayon, kung wala tayong mga silkscreen paint, textile paint, ngayon ay magtitimpla tayo. Gagawa tayong DIY yung textile paint. Okay, tara. Isa na natin. Ngayon guys, kakailanganin natin ang syempre squeegee. DIY talaga. Ayan. Kita nyo naman. Chinyelas yan. Kinatan lang. And then pang scoop, pang halo. Pintura. And then, kailangan din natin ng mga empty bottles. So, ito meron tayo. Sensya na guys, medyo nahiwa ko yung kamay ko eh. Tapos ito yung white glue. Yung talagang purong glue siya na white siya. Malaki siya sa ato. So, nakakita ako dito sa mga stationaries. And then, kailangan din natin ng kahit anong shaver siya. Foamy shaver cream siya. Yan. Yung mga mousse. Huwag lang yung sa ano, sa pamboka. Ito yung sa pinagamit sa pang-ahit. And then, syempre, kailangan natin ng pintura, yung acrylic niya. Pag gagawin natin siyang textile paint. Ito yung ano, fine acrylic color. Malabno kasi siya, kaya gagawin natin siyang yung textile paint. Syempre, nag-prepare na ako ng gagamitin nating stencil. Ayan, stencil na lang siya. And then, ang ating silkscreen. Ito yung silkscreen natin is 100 mesh. So, ito yung standard niya. Meron din, pwedeng gamitin din yung 120, pero usually ginagamit namin talaga is 100 mesh. Nagagamit ko na to. Yung mga naunang printing ko. Pero ngayon, gagamitin natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin sa DIY. Okay guys, ngayon, umpisa na natin magtimpla, no? Gawa na tayo ng textile paint. Okay guys, umpisa na tayo, no? Pinisin lang natin tong empty bottle sa atin. Ngayon, gagawa lang tayo ng yung tamang capacity lang niya para doon sa ilang t-shirt lang na kailangan natin. Hindi na tayo dito magtitimpla kasi sayang itong pintura. Kasi ang mangyayari nito, DIY lang to. Isang mabilisang timpla. And then, kasi pag tinimpla mo to, na nasobrahan ka ng glue, matitigas masyado yung maninigas yung pintura. So, pag tumagal, hindi na siya magagamit. So, kailangan natin is yung medyo malagihay lang yung, no, yung para pag binagot siya is papasok ko sa silkscreen. Okay, so ang kailangan natin is umpisa na natin dito tayo sa glue or umpisa na muna natin dito sa okay. Ito sayang to. Itong acrylic paint na to, ito yung ginagamit sa pagpipainting, gamit nila yung acrylic. So, experiment tayo ng gawin natin itong textile paint naman.
Pero actually direct na pwede na to eh. Kaya lang pag hindi mo kayang ihagod siya ng maayos at yung tamang hagod at saka yung tamang squeegee, sasabog doon sa t-shirt, lulusot doon sa textile niya, lulusot doon sa, kung halala na kung cotton siya, lulusot doon sa kabila. So kailangan natin na yung tamang lambot. Kasi para hindi pwede yung ano yung tsara natin ginagamit kasi pagkain yun eh, chemical yung tsara natin. Ngayon ito ang kailangan natin, mousse foamy saber. Natin siguro mga shifting na pala natin. Haluin lang natin siya maigi para po bumaba yung foam. Ayan yung magdadala ng dulas doon sa pintura. Tsaka hindi siya basta-basta manunuyo agad. At tsaka wala siyang bula. Kasi pag hinagod mo yung direkta pintura doon sa t-shirt, yung direktang ito, irerekta mo na doon sa screen, makikita mo siya pumubula. Kaya yung texture ng pintura is bukol-bukol. So guys, ayan, kita nyo ah, kaya lang medyo may puti-puti pa siya. Kailangan maghalo maigi yung mousse at saka glue. Kasi yun yung mag... At saka pala isa guys, pag dinirekta nyo to sa silkscreen at sa t-shirt, pag medyo makapal siya ang pintura nyo, nagbibitak-bitak. Kaya hinahaluan natin siya ng glue. Yun ang purpose ng glue, yung mag-compress siya.
hindi siya, wala siyang chance ang magpita. Tapos ang mousse naman is yung ano, pampadula siya pag hinago. So dagdag pa tayo ng ano, ng glue. Medyo malabnaw pa siya. Siyempre, pag nagdagdag ka ng glue, magdadagdag ka rin ng mousse. Kita nyo guys, yung textile na yan. Dagdag tayo ng mousse, konti lang. Okay. Guys, medyo nagkakaproblema yung lights natin. Namamatay siya. So, eto guys. Kitaan nyo kung gano'n nyo siya ka lapot doon sa na ginawa natin. Ayan guys. Diba? Hindi pa rin siya nagbabago ng kulay. Papansin niyo, medyo light lang siya, pero tingnan mo yung ano niya. Yan. Okay. So, guys, ito yung ano natin. Textile paint. Okay. Tuloy naman na tayo ngayon sa ano, printing na. Guys, tara.
So guys, ayan, natapos na natin yung D.I.Y. t-shirt printing, silkscreen printing. So, ito yung mga ginamit natin, ano. Number one yung silkscreen. Ayan. 100 mesh. Medyo mahirap maghanap dito sa Macau. So, nakapag-order pa tayo sa online. And then, white glue na napakalapot. Yan siya. Sobrang lapot to. Hindi mano. Kailangan ko tsarahin mo pa talaga. Purong glue. Mahirap din maghanap. Ito naman na madaling hanapin dahil ito ay sa marami sa mga supermarket. Yung cream shape, foam mousse. And then squeegee, squeegee natin is mahal ng squeegee, so nag-improvise na lang ako, DIY din, chinelas, mangkulas, ang yung chinelas, tinabas na, de Pedro, at acrylic paint, na medyo malamnaw siya, so nagtimpla tayo ng textile paint, itong ginamit natin, mousse shaver para maging textile paint. Ito na ang outcome niya. Linis muna ng kamay at mamaya merong ito. Yan. Hindi katulad nung ano ng transfer, heat transfer na makintab siya, nabuo siya, ito siya hindi. Yung old school tayo eh, dati. Ginawa lang natin yung old school dati na t-shirt painting talaga na silkscreen. So, ayan guys, na
nakatapos na naman tayo ng isang subject natin ngayon. So kung may nais pa kayong malaman sa aking ginagawa at kung paano pa yung talagang procedure na ito, yung complete procedure niya na para sa screen printing, eh comment na lang kayo. Eh diyan. Kung halimbawa hindi ka pa naka-subscribe sa akin sa channel ko, please subscribe ka na. And then hit mo na rin yung notification bell diyan para pag may mga bago tayong videos na ilalabas at may mga bago kong mga ipapakita sa inyo, ikaw ang unang manonotify dahil dyan sa notification. Okay guys, maraming salamat sa panonood ng aking episode ngayon ulit. So till next time guys, bye.